Another day, another mini vlog. Kaya nga, Easter Sunday mga mamsi. Ayan, magluluto na lang ako ng itlog. Tatlong piraso na nga para I love you. Char. Habang nagluluto naman ako dyan ng itlog, ito magkakapi na rin ako. Nagbati na rin pala ako ng isang pirasong itlog para kay Jowa. Kahit na may tampo pa rin ako sa kanya, nagluluto pa rin ako ng para sa almusal niya. Kahit na sinaktan naman niya yung damdamin ko. Pagkatapos ko nga kumain, umakyat na rin ako dito sa laundry para anuin tong uniform ni Jowa. Inabad ko nga muna yan sa fabric conditioner na yung bango niya ay nakakapit talaga sa damit. Dahil nga sa araw na yan ay hindi ako gumamit ng dryer. Sa mga oras na ngayon ay medyo makulimlim. Katapos ko nga magsampay, labahan ko na rin tong mga sapatos ng anak ko. Dahil nga tanghaling tapat yan, pagkatapos ko nga maglaba, ito kumain na muna kami ng ice candy ng anak ko. At habang nag-edit nga ako sa araw na to, ay isang piraso na lang natitira. Fast forward, kinabukasan na to dahil balik eskwela na. Tapos na yung maliligayang araw natin sa pagpapahinga. Hindi na nga ako nakafag video dyan, kaya ayan na lang ipapakita ko sa inyo. Nilutuan ko lang pala siya dyan ng fried maling at nilagyan ko na rin ng design. Dahil nga sa araw na yan, hindi pa nga ako nakapamaling, kaya bumili lang ako sa tindahan. Pagkatapos ko nga hinatid yung anak ko sa school, ito pagka-uwi ko ay magluluto na naman ulit ako ng sinigang sa buto-buto. Dumaan kasi tayo sa Holy Week. Dahil nga ilang araw din tayo hindi nakapagkarne. Dahil sa araw na to ay magkakarne ako. Ready ko na nga yung mga sahog dyan bago ako magluluto ay magkakapi muna. Nagpainit na nga ako ng kasirula dyan at ginisa ko na rin tong sibuyas at kamatis. Habang nakikita ko nga tong kamatis, ang sarap. Pag okay na nga yung sibuyas at kamatis, ilalagay ko na rin tong karne. Bumili nga ako dyan sa halagang 170 pesos o diba napakamahal. Sasabayan mo pa ng mga sahog dyan. Tapos hahanapin pa sa'yo yung sukli. Habang nagluluto naman ako dyan ay magkwento muna ako at ilalabas ko tong nararamdaman ko. Ang hirap talaga kapag yung babae na walang trabaho, yung tipong walang pumapasok sa'yo na pera o wala kang kita at wala kang naiiambag sa loob ng bahay. Masakit para sa akin na ganun ang nangyayari sa akin. Alam nyo, sa totoo lang yung 1,000, kapag nabawasan mo yan ay wala na kaagad. Sa mahal ng mga bilihin ngayon ako po, buti sana kung lahat ng kailangan ay meron na dito sa loob ng bahay. Kaso nga wala at kailangan mo pang bumili. Buti mo mantika, toyo at patis. Minsan talaga hindi ko maiwasan na hindi magtampo. Na ngayon pa lang kapag nagbibigay ng pera ay nililista ko na lahat ng mga binili ko. Na just in case nahanapin niya yung sukli, ayan, ibibigay ko sa kanya yung listahan. Kung ako lang talaga may pera, naku, pupunuin ko talaga yung stock dito sa loob ng bahay para hindi na pabili-bili sa labas. Kapag araw-araw ka talaga bumibili ng pagkain, ako magastos talaga. Buti sana kung maraming stock dito na pagkain sa loob ng ref, kaso nga lang ay wala. Yung 100 mo nga lang ay kulang-kulang na sa pambili ng condiments. Sasabay mo pa ng pambili ng bigas, nako. Kaya minsan hindi kung maiwasan na maghanap na lang ng trabaho. Kapag meron kang trabaho ay mabibili mo rin yung gusto mo. Kakahiya kasi na panahingi ka lang. Habang nag-e-edit nga ako dito, parang maiyak-iyak na ako. Kaya minsan sinasabi ko na lang sa sarili ko, kaya mo yan. Kahit ako lang mag-isa, hindi ko talagang maiwasan na hindi tumuloy yung luha ko. Yung tipong ikaw lang mag-isa nagmumuni-muni pero hindi mo alam na tumutulo na pala. Puro nga isa na rin sa marami kang iniisip kaya napapatulo na lang yung luha mo. At pasensya na kayo dahil wala akong malabasan ng sama ng loob. At pasensya na kung dito ko nilabas. Kaya minsan yung lungkot ko at tampo ko ay binabaling ko na lang sa paglilinis ng bahay. Wala naman akong magagawa dahil nga paulit-ulit lang naman. Hindi naman maiiwasan yun sa pagtatampo sa mga partner natin.